Hello mga ka-asma! Dr. Charles here and welcome back to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na madalas kong marinig sa aking mga pasyente. Ang tanong na to, Doc, bakit laging sabay ang hika ko at yung sipon-sipon at yung pangangati ng ilong ko? Madalas tanong yan at may scientific explanation tayo dyan, hindi kayo nag-iisa. Imagine your respiratory system mula sa ilong mo hanggang lalamunan mo hanggang sa baga mo. It's one big interconnected highway. Hindi yan dalawang magkaibang daan. Isa lang yan na magkakonekta. Yung ilong, paranasal sinuses, pharynx, larynx, trachea, yan, bronchial tubes hanggang baga. Lahat yan, isa lang yan na connection. Konektado yan. Kaya, yung isang sistema na yan, kapag may nangyayari sa ilong mo, mag-apekto yan hanggang sa baga mo. At saka vice versa, pag may epekto sa baga, may problema sa baga, pati ilong, apektado. Now let's talk about allergic rhinitis. Allergic rhinitis is itong condition na parating ka sinisipon, parating makati ilong mo, or parating parang may bara, parating barado ilong mo. Ito yung reaction ng katawan mo sa mga allergens tulad ng dust mites, pollen, animal dander, at kahit molds. Parang sinasabi ng immune system mo, uy, may intruder. Meron pumasok sa sistema mo na ayaw niya, kaya gusto niya itong palabasin. Magproproduce ng sipon yung katawan mo para yung mga allergens nito, yung mga dust na yan, didikit dun sa sipon para pag binahing mo, pag linabas mo yung sipon, lalabas din siya sa katawan mo. Ngayon, part na itong production ng sipon ay yung pagproduce niya ng histamine. Ang histamine ay isa sa mga chemicals na napoproduce during yung process na yan, na magproproduce ng maraming sipon, ganyan. Ang histamine, kasama yan dun sa production na yan. Ang histamine ay ang nagpo-cause ng inflammation, yung pamamaga, at irritation dun sa lining ng ilong ninyo. Ngayon, ito yung connection yan. Kapag may asthma ka, when you have allergic rhinitis, your immune system is parating na sa high alert. Parang ready na siyang sumabak, ready siyang lumaban parate. Kaya yung airways mo, yung sa ilong, always inflamed yan, parating may mamaga, kahit paano, parating may maga dyan, no? Tapos, if you have asthma, pwede hindi lang ilong yung nagkakaroon ng inflammatory process, hindi lang ilong yung namamaga, pati baga pwedeng namamaga din. Kaya madalas, ang mga may asthma, parating may iniinom or may tinitake na inhaler para i-control yung pamamaga na yan. Ngayon, ang interesting dito, yung nagtitrigger ng sipon, ng allergic rhinitis, is almost the same ang mga triggers niyan with asthma. Kaya you might notice kapag na-expose ka with the dust mites, with the molds, parehong sinisipon at ina-asthma. Kasi pareho din ang triggers nila. Ngayon, kapag parating barado ang ilong mo, napipilitan kang huminga sa bibig. Kaya madalas pag may asthma, nakabukas ang bibig. Ayan. Kasi sa bibig na humihinga. Ngayon, ang problem nito is sa tubig, wala siyang mga filter, no? Ang ilong mo, kaya maraming buhok yan sa loob at saka may sipon, no? Kasi yung buhok na yan at saka sipon na yan, dyan didikit yung mga bacteria, yung mga viruses, yung mga dumi, dyan didikit para mailabas ang katawan at para yung mga dumi to hindi pumasok katawan natin. Ang problema, kapag parating bukas ang bibig nyo at doon kayo humihinga, dire-diretso yan, yung mga bacteria, yung viruses, yung dumi, dire-diretso sa baga. O kaya pupunta sa throat mo, kaya baka madalas kang magka-sore throat. Kasi nga, diretso dyan. Para lang din, dahil parating baradong ilong, parating sinisipon, ang mga may asthma ay madalas napipilitang uminom ng gamot na tawagin ay antihistamine. Ang gamot na ito, katulad ng cetirizine and levocetirizine, ay iniinom para mabawasan yung histamine na siyang nagpa-cause ng allergies. Itong mga gamot na ito, by the way, pwedeng mag-cause ng ito. Kaya kung kayo ay nagda-drive ng sasakyan, mag-ingat kayo sa mga gamot na mga antihistamine. I grew up na may asthma rin ako. Dati, every year, 1 month akong absent from school. And araw-araw naramdaman ko itong sinisipon ako, barado ilong ko, parating hirap huminga dahil barado nga. Pagkagising pa lang sa umaga, barado ng ilong. Pag matutulog, ang hirap matulog dahil barado ilong. I experienced it and I know how bad it is to have allergic rhinitis. Ang maganda dito is na-discover ko yung Buteyko method. Yung Buteyko method ay nagtuturo ng mga natural methods para lumuwag yung ilong at yung paghinga naturally everyday. Kaya napakalaking ginhawa sa akin ang apply ko ang Buteyko method. Kaya ever since natutunan ko yung Buteyko method, nagtuturo na ako nito sa clinic ko. So, in summary, hindi lang coincidence na magkasabay ang asthma at allergic rhinitis. Magkakabit ang ilong at baga mo, kaya pag may allergic rhinitis ka, irritable at sensitize ang buong respiratory system mo, making it easier for asthma symptoms to also flare up.
Kaya nga, ang effective management ng allergic rhinitis ay malaking tulong sa pagkontrol rin ng asthma. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong naranasan. Sa comment section sa iba, pakisagot lang ito. Ano ang pinaka-challenging para sa iyo na sabay nagkakaroon ng allergic rhinitis at asthma? Share your thoughts at baka makatulong tayo sa isa't isa. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga next videos natin about better breathing and a healthier life. Maraming salamat sa panonood. I'm Dr. Charles Edward Fernando. Hanggang sa susunod, please stay healthy.